pa pwedeng magbayad muna ako. No? So, but we went, I went, I complied. We went back to the scene. Sabi nila, nakalagay naman sa report nila na to process. They were five or more people. I think so ako yun. Kasi to process the crime scene. So, pinakita ko na, sabi ko, nandito, ito yung basyo, then may tama dito sa wall, and ganyan. Tatlo kami. So me, we have two units kasi, and in that unit was me, my dad, our driver, and a kasambahay, especially for my dad. Nakatutok sa dami ko. So the three of us, after that, after they processed the scene, went to Karingal to where I made my statement, my written statement. And then after that, we went to do a paraffin test. Kami tatlo. Ako, yung driver, and the kasambahay. During that time, remember, this is the same day, this is the same night. Bing texted me that the statement, the full statement, including our address and my full statement of the pangyayari was circulating already. Nag-leak na. So, same day pa lang yun. So, I told the police I was with. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ang sagot sa akin, ako, sir, hindi natin may iwasan yan eh. Kasi, pinapasa talaga namin sa mga superiors at sa iba-ibang ano. Hindi talaga may iwasan. Tama ba yun, attorney? Hindi may iwasan? Hindi tama yun. Kasi pag ongoing investigation, dapat walang leakage. Meron tayong privacy ng family. Meron din tayong confidential data information. So, mishandling talaga. Let Jano detail. Remember, this is the same day. This is the very same day na in total shock pa ang family and then nanagdagan pa ng insensitivity ng police. Yeah. So, it was the incident sa akin ni Bing, syempre, she was concerned about na-divulge na kung ano yung nangyari, which pwede namang hindi namin ikinwento na. And also our address, which endangered us. Kasi nandun yung address, full address namin. And then, so I told them, sabi nga nila, hindi may iwasan yan kasi kung pinapasa namin yan sa iba-ibang division and stuff. Habang nagpa-paraffin test ako, that was on the second floor of Soho, I think. I think that's where you do the paraffin test. Yung window, half smoked yung window. Aba, may camera crew dun na nakagano. Sa second floor na nakunan ako nagpa-paraffin. So, nagalit yung doktora na nagpa-paraffin. Sabi niya, sino yun? Nabulin niyo. Hinabol nila, bumalik. Wala na po eh. Sabi ng doktora, sino ang tao sa baba? Wala po. Wala po ang tao sa baba. So, anong klaseng police station? Walang bantay. What if that was a gun? Or kahit sino, pwedeng umakit na lang ng walang paalam. Ang klase. And then, remember they processed the scene, di ba, on the same day. Five people. Yun ang nakalagay sa report eh. Processed the scene on the same day. After 9 days, they text to retrieve the slug of the bullet. Hindi niya na
gawain yung nung araw na yun? Dami nyo ah. Anong pinrases nyo? Diba? 9 days after na, ay, yung slag nga pala. Diba? Tapos, hiningan pa nila, pwede ba natin i-recreate yung scene? Ha? Nag-process na tayo eh. Days after, tuloy pa rin. Lumabas na yung report, binigay na sa akin, pinadala na sa akin. Wala po kaming statement tong kasambahay. Kasama ko yung kasambahay dun sa bahay, sa karingal, at sa paraffin test. Kasama ko. Hindi nyo nakuna ng statement. Anong ginawa nyo dun? Anong ginawa nyo nung processing? Wala lang, nanood lang. So I'd like to address yung mga, well, of course, you know, the video, when did the video start leaking? 4 days after? Same day, lumalabas na yung video. Okay. So that was, I mean, kung isipin mo, malagim na nga yung nangyari sa amin. Yung actual na pangyayari, malagim na. Dinoble pa nila. I would like to call out some, kasi ang dami, you can't pinpoint them all, but I'd like to call out some of the vloggers that, naiintindihan ko naman, yan ang trabaho mo, pinagkakakitaan. I don't mind if it were a question mark, or apparently, di umano. Pero ang thumbnail, walang question mark or statement eh. Ito, meron akong si Filipino Reaction. Yan, si Filipino Reaction. Ang thumbnail niya, Jano Gibbs, umamin na sa kasalanan sa amang si Ronaldo. No question mark. Mr. Balita TV. Yeah. Ilang likes to? 400,000 something likes. Laki ng kinita mo. Pahingi. Ang thumbnail niya, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Ginawa ko yun dahil kailangan ko ng pera. Ganda pakinggan, di ba? Sumuko na, Jano Gibbs. Ayan, si Mr. Balita. Marami pa siya eh. Jano Gibbs, hinuli na. Meron pa siya. Ayan, si Melissa. Nakalagay ito. Nasa naka-picture. Hindi ko mapapatawad ang kapatid ko sa ginawa niya. Yun, puro si Mr. Balita ang ano. Ito, Celebrity Viral PH. Sa wakas, tukoy na ang ginawa ni Jano Gibbs sa sariling ama. Diba? PH News TV. Sariling misis, Jano Gibbs, tinakwil. Confirm. Jano Gibbs, suspect. Suspect talaga. Well, those are just some. So, ko lang sabihin sa inyo, dun sa mga binanggit ko, ganito na ba kababa, kadesperado ang mga vloggers for likes and views, you know, at the expense of our lives, my father's reputation,
my family. Ganun na ba? Ganun na ba talaga ka desperado? Sa kanilang lahat, yung mga binanggit ko, and sa lahat, pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagpasa ng video, I want to say, shame on you. Or better yet, fuck you. I think that's the better statement. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing this. Ayoko nang mangyari sa ibang tao itong nangyari sa amin. So, you've heard Jano, the family's here, being is here, and Melissa are here, but he speaks on behalf of the family. While we do not seek to file, Kapunan and Castillo law offices will not file legal action. This is a call for vigilance. For vigilance of all of us who have lost dignity, who have lost the right to privacy. And napakasakit po. Wala nang, have we forgotten to be kind? Have we forgotten to be decent human beings? Yun lang naman po ang sinasabi ng pamilya. At expense of clickbaits, at expense of hot news, at expense of media, where does decency in media, not only you guys, but in social media, where has it gone? And panawagan rin to sa investigative officers. Dapat kasama kayo dito. Dapat hindi kayong kalaban. Kung ngayon, kayo pa ang kalaban, kayo pa ang nag-aggravate ng situation. Hindi naman po sana, hindi naman ata tama. At panawagan rin sana to sa mga mambabatas natin na tignan natin, patibayan natin ang crimes on electronic media. Patibayan natin ang right to privacy. Patibayan natin ang, at iklaro natin ano ba ang function ng isang investigating agency, especially those who are responsible for thoroughly investigating the crime scene. Masaklap pati yung slab ng baril, hindi nakita. And I understand, they walang gloves. Walang gloves yung nag-investigate mo. They were handling the weapon without gloves. So you're, not only that, in the data gathering, pag nag-file ng counsel, eh, damage na yung evidence. So, panawalan rin to sa mga investigate. I've been a practicing lawyer for many, many years. And talagang problema ang investigating process. Walang nako-convict na tama kasi palpak ang investigation. So, panawagan din ito. Jana is here to answer your questions if you have questions for him. Ito ho'y dun sa mga police. About yun sa mga vloggers po na binasa ni Sir Jano na nag-post ng kahit sino hindi yung kayang tanggapin. Paano po yun? Personally, we want to, pero ang dami. Napakadami. Sa dami nun at most of them are anonymous, di ba? Yes. Karamihan sa, I understand yung iba nasa ibang bansa pa, so medyo mahirap, as much as we want to, mahirap.
masarap sanang masampulan man lang ang isa. Opo. Then, last na lang po. Ang sabi po ninyo ay humihingi po kayo ng sorry mula sa PNP. Sino po in particular na unit ng PNP? Yung po bang Quezon City Police District or PNP as a whole? I think ang director responsible is the investigating officers, no? At saka yung under the doctrine of responsibility, eh, hindi lang yung actual police, hindi lang yung actual unit, kasama dyan ang mga, actually kasama na dapat dyan ang DOJ, kasama na rin dyan. Now is the time to see na yung chain of command. Di ba? Kasi na ang problema dito sa mga high profile cases, naghahanap sila ng mga lower ranking subordinates. But the doctrine is command responsibility. Sa criminal law, meron tinatawag na command responsibility. If you are the superior, you are also liable. So, kung ang question is, sino dapat ang mag-apologize? Siguro, hindi lang yung sinasabi na investigating officers, kasi tatlo ang pangalan na nalaglagay sa report. Siguro yung superiors nila should apologize, because under the doctrine of command responsibility, they are equally liable for the acts of their subordinates. So, the same way na kinalat ang video na yan on the same day, it must be with the same prominence na mag-apologize sila. Kung kinalat nila ang video sa public o nag-leak sila ng video with the same prominence, the apology must be as public and as widespread. And sincere apology yan. Kasi wala pa tayong December 17 yun. Magwa 1 month pa lang, eh, ang dami-dami nang umiikot. And the family is still being harassed, no? Pinapapunta sa station para kumuha ng copy ng report. Eh, nagbigay na ng Viper report, no? Mga ganyan, small things na, what are they, why are they doing this? Are they hungry for media attention? Minsan ganyan kasi sa, hindi naman po lahat, no? Ng police ganun. Pero merong dapat weeding out na rin. Ma'am, from DWIC po, Jotel Peleno po, nakipag-ugnayan na po ba kayo sa UCP? O sa UCP? Tungkol sa kaso or sa UCP? Or paano po? No, ako pa lang. Ako pa lang ang nakakausap ng some officers, different officers, but ma'am, okay, hindi pa, we haven't. So regarding po sa public apology po, sir, yung... Hindi ko pa sinabi sa kanila. Nandito naman lahat kayo, no? Siguro naman sasabihin nyo sa reporting nyo na humihingi ng public apology ang John Gibbs and family. Makakarating sa kanila yun. Gagawa po ba kayo ng para ipa-take down ang galit sa social media yung hindi na kumakot? Yes. We will do everything necessary to protect our clients' interests, including notice to all of those na binasa ni Jano na i-take down, to take down, because liable sila. Meron tayo sa DOJ, Cybercrime Division. Miskin na ang style nila, they take it down. Ang problema, sabi nga ni Jano, they take it down because of anonymity. Meron na naman silang bagong pangalan. And that is why we should also review, in aid of legislation, our social media laws. Kasi yung ginagawa nila, cyber libel, kung ang libel eh, may parusa, ang cyber libel, doble pa. Hanggang more than 20 years, hanggang million ang penalty, no? Because cyber nga yan, eh.
mas mabilis mag-spread. No? Maybe now we will study the matter and see how we can put an end to this. Huwag sanang mangyari sa isa pang John of Gibb. Mark Salazar po sa GMA Center. Kitang-kita naman po na talagang galit na galit kayo sa nangyari. Yung civil damage inyo, yung damages na ginawa sa inyo, yung crime for violating your privacy, yung leaked video that dishonored your father. I wonder, bakit hindi pa rin kayo mag-file case? Medyo malino naman kung sino yung hahabulin nyo dahil malino naman yung nag-leak ng video, yung polis na nag-responde, and that started it all. Ano man ang nahaltong na kung saan-saan, it's because of that. The bungling of the investigation, paraffin, etc. Medyo malinaw kung sino ang hahabulin. I wonder bakit hindi kayo magsasamba ng kaso. Malino naman ang target. Yes, I've thought about it. At first, I wanted to, but hindi na lang ako magma-mic para hindi. Naisip ko, no amount of tawag dito, damages, pera, no amount of that will can erase yung trauma. Nandiyan eh, nangyari na. Walang kahit anong yun nga, tawag dito. No amount of money or jail time will erase this. It's already there at nandito pa rin. We're still traumatized. Kahit na maparusahan sila, traumatized na kami. Ano pa ang makukuha natin? I'm just doing this actually. I didn't need to do this, but yun na nga lang. It's for reference. It's a cautionary tale. Let this be a cautionary tale. Yun na lang ang hinihiling ko. That yun po ay decision ng entire family. That's something you have talked about. Yes, yes. Sa perspective po ng agada, we agree na pwede na po yun, na square na tayo, mag-apologize lang. The reason for the press conference is really also a call to the police authorities to clean up their own ranks. Kasi pag nag-file tayo ng kaso, sinong pa-file natin? Yung mga subordinates? Or do we file all the way to the superiors, all the way to the Department of Justice? In fact, all the way to the President of the Republic, kasi executive yan eh, di ba? That will not lessen the pain. That will not erase the grief. In fact, it will expose the family more. Yeah, public attention. I was going to add, Attorney Ian, and you said it. Pag nag-file kami and stuff, I will have to reenact again. Ikukwento ko na naman, and mas trauma pa. Hindi pa nga kami nakakabangon. It will add even more sa pinagdadaanan namin. Jerry Olea po. Clarification lang, Attorney. Natuboy kung sino yung kumuha. Pero natuboy ba kung sino talaga yung nag-upload? Kasi pinagsabi ko, subordinate, pinaglalabas sa mga superiors, pwede isa o dalawa o tatlong superiors pang nag-upload. Natuboy ba kung sino talaga? Kanina talaga nanggaling? But they filed in fairness to them, I think the QCPD filed an administrative case dun sa isang tao, sa nag-video. But yun nga, maaaring hindi siya eh. Maaaring siya lang ang kumuha. But admittedly, di ba, pinapasa nila yan. So it's hard to... That's also another reason kung bakit mahirap mag-demanda. Kasi hindi mo alam kung sino talaga eh, pinapasa. SOP nila is to
to give it to other officers to for study. Sean, ano yung next step niyo after this press tour? At kung wala mong response from them, walang public apology, ano ho ang next step? We are relying that because of this press conference and because of the sentiments of the family, that the police officers or the investigating unit is responsible enough to make a public apology. That's all we ask. An admission, kasi meron namang admission sa text message kay Chano, that there was really an admission of a leakage of a certain police officer. So by that admission, that's really already admission of guilt. But it shouldn't stop there. It should be a public apology to the family. Because sabi nga ni Jano, na-leak yung video, the father was still alive when he was brought to St. Luke's. And it was through this video that the family learned about the incident to the father. No? So can you imagine the shock and how irresponsible naman? I mean, kung nangyari sa atin dito, nasa ICU pa yung tatay natin, tapos may nag-leak na ng video na namatay na or nagpakapatay, how will you feel? This is not because Jano Gibbs is a public personality. It is because he is a human being. And all of us are entitled to dignity. Especially the dead, especially those who have moved on. Let us respect that dignity. And that is the reason why maybe the family has decided not to file a case. Because uungkatin, bakit nag-commit ng suicide? Bakit ganito? No. What the family wants is peace. Correct, Mangin, Melissa, and Jano? They want peace. They may be public figures, they may be in the movie industry, but they are entitled to dignity and being left alone as they continue to grieve for their father. Diba? Ganun lang lang. Paano pag dead, ma? Adi si Attorney Kapunan ng kalaban nila. Diba? Ganun lang lang. But we nga are relying that they are responsible police officers. Huwag naman natin muskahan lahat na hindi mag-apologize. I'm sure with the pressure of media and with the public, the sentiments of the family being aired today, that we will get that public apology. And perhaps, maybe, if there are legislators who are listening, this is a good opportunity to review our libel laws, especially electronic media, because napakadali po manira ng reputasyon sa media, especially in social media. Although doble ng penalty, siguro bitay ng kailangan dyan sa social. I'm just joking. But our libel laws should be, kasi ngayon ang pinag-uusapan, dapat libel hindi na criminal offense. Eh. Dapat civil offense na lang. Because we are a very free society. We value our freedom of the press. Hindi naman po natin sinasabi na there should be censorship of the press. We're not saying that individuals should not express their opinion. But your opinion stops when you start destroying the reputation of others. And yan ang nangyari dito. Imagine saying na inadmit. Talagang falsehood yun. Inadmit ni Jano na siya ang responsible kasi kailangan niya ng pera or hindi siya papatawarin ng kapatid niya or pati yung asawa niya ay inamin na may ginawa si John. That's really below the belt. Mga tanong pa. May ilaha mo lang po. Brian Bonson from PD5. Sir Jano, kaya napakikiram ko namin. Bago matapos ang taon, meron po pa yung plano ng pelikula. Tama po ba? Kasama ang inyong ama
ito po ba ay ano ang mangyayari dito? Kumbaga, ituloy pa po ba ang release nito dahil nakatakda itong ilabas sana sa Yes 1? Yes, tuloy yung movie on the 24th. It's showing on the 24th because it's not easy to move play dates, no? But I think it's a good thing for my dad and our family. It's one of the best parting gifts a dad can leave his son and his family. At saka sa movie, tatay mo rin siya, no? So, I think it's directed also by John. Let your memories be happy memories of the father. He may have been a public figure, a comedian, but in life, he was very private. Sabi nga ni Jano, baliktad sila eh. Si Jano, comedian, ano? Pero in private, very serious. Kikita niya naman. And that is why the family is taking this seriously. Let the legacy of the father be a happy memory. Good afternoon, NZ. Yes. I'm Rosha from ABS-CBN. Hi, Rosha. If it's okay to ask lang po, you were mentioning about the paraffin test. Yes. Lumabasa po ba yung resulta nun, if it's okay? Yes, of course. Mabilis lumabas yung paraffin test. They sent me on Viber the results of us three. Tatlo kami, di ba, na paraffin test. Pero after that, after sending me that, gusto pa daw nilang ibigay sa akin in person, which sabi ko, di ba napadala nyo na? So, para saan daw po yung ibibigay in person? Hindi ko alam. So, if it's okay, autograph siguro. So, what was the result po? Okay lang. Negative, of course. Negative. Yun na lang. I want to thank Melissa and Bing for supporting me here. All my sentiments, lahat po ng sinabi ko, ng nararamdaman ko, ay nararamdaman din nila. Melissa was daddy's girl. Bing was very close to my dad. Because he lived with us he's been living with us for a year now, almost a year. So we share the same sentiments. His grandson is there, Heron. We were a close knit family till the end. Even my mom, which alam niyo na naman lahat na they're not together anymore. It's been almost a year. But even though we still stayed as a family unit till the end. Yes, ma'am, from DWIC ulit, Jovel Belenio po. Ma'am, hindi pa po ba sapat yung pagkaka sibak sa serbisyo or sa pwesto ng mga pulis, ng tatlong pulis na sangkot nga po dito po sa insidente, kasi nasibak po sila, hindi pa po ba sapat po iyon para kumbaga parang kapalit ng mga public apology po na hinihintay? Sino po yung nasibak? Hindi ko po yung sa video po or yung nagpakalat po ng video, sir? Tatlo po. Yung sa full report po, nakasama yung address namin. Nakasuwang po ba yun? Administrative? Yes, kasama po sila.
Hindi po yata. Alam ko yung video lang po ang kasuhan nila ng administrative. Still, kung na-relieve, na-relieve, they're just free. Diba? Kasi yun ang style ng kanila. Pwede naman sila ilipat lang ng station. Kasi hindi sapat yung, yan ang style, na, yan ang, nakikita naman natin na yan ang SOP, no? Ng modus operandi ng police authorities, no? Pag nagkaka-celebrity case or may case na ganito, eh, immediately sasabihin nila, isisibak mo. But that's not enough. Then it repeats itself. Repeat ng repeat yung repeat. That's why kailangan umamin sila na there is a public responsibility. Ganyan. That is why sila Jana did not need to have this press conference. He did not need to face the public and answer questions. But precisely, it is not about him. There is the public interest involved here. Tomorrow, there could be another Jana case. And the next day, alam naman natin, sunod-sunod yan, kung ano, may cutnail pa nga, di ba? Na sumabay, na at least na-diffuse ng konti. But these are people. These are not, sabi nga ni Ma'am Bing, no? We are people, we're human beings. And we are a family, we're regular people. Hindi naman pelikula ang pamilya nila. So, this is not something that you can feast on. Their private lives. So maybe it's time that there is a public apology so that they know na talagang grievous, talagang mabigat yung ginawa nila dito. Na sana huwag nilang ulitin. Kasi if I may add, wala namang ilalaman yung mga vloggers and news sites kung walang nag-leak. Wala namang walang lalabas ng mga thousands of videos and ano kung walang leakage of the report and the video. Okay. With that, meron po kaming kopya ng statement. If you want a copy, we will distribute it. And there is a number there. If you have further questions, you just can call the law firm. Okay? So, thank you for coming and thank you for understanding, and we hope that you will be kind when you report this press conference. May konting merienda lang po. Salamat po. Maraming salamat po. Long time no see.
kanina na ito ang nakaraasan. Change it. Oh my God. Ang title ko na lang. Ang pangalit natin. Pakalit na lang.